ginagamit ko po na pump is yung pong 3, 4, 5. Tapos, magsak po siya dito sa ilalim. Filter, and then this is the second filter na meron po tayo. Ang isa. Makbo. Matapang. Ayan, mababo ang balde. Yes, good morning, good morning. It's once again na Limang O King. Isang maulang araw. Ayan po. Dahil po sa bagyong Bebengha. Okay, international name. Ayan, maulan po dito ngayon. But kahit maulan, tuloy po ang ating pagdali. Dahil kami po ay nag-harvest yan. Nag-lagay po kami ng trap dyan po sa lugar na yan. And ito po, and then nahuli namin at kami pong pinundo muna. Okay, kasi para mas marami madala natin sa bayan. Ayan, so ngayon kasamahan din po natin sa ating mga pinatabang alimang. Okay. Yan po. Okay. Simula po tayong magdali. Ayan. Magdali na naman po si Alimang King. Harvest time again. Okay. So, babae po yan. Boys po yan. Ang price yan ngayon, tumaas na. Okay. Wow. Laki ng puwit. Nasa 1,050 na po ang presyo ngayon, kaya tali po tayo, abot po tayo sa price kasi meron pong tawag nito sa China at yung mga ano. So sa nagtatanong po sa akin, okay, ano po sit up? Yan po yung sit up ni Alimang King, okay? Okay, sit up po ni Alimang King yan, ganyan, ganyan. So meron po yung nakalagay dyan na sumento po yan, okay? Simbakan po din ng tubig yan. Ayan, so from there, okay, galing po sa taas. Okay, ayan, first po yan, okay, una pong bagsak ng tubig, 2, 3, 4, 5. Tapos, bagsak po siya dito sa ilalim. Ayan, at may mga isda po din yan sa ilalim, nalagay ko mga tilapia. Okay, and hindi ko nalagyan ng talaba kasi dito, ako ay nagpapalit ng tubig every other day. Kasi ang tubig po natin ay nandyan lang ho. Ayan, palasgaan na po natin yan. Okay, so kukuha tayo ng tubig dyan. So kamte, bagsak ang ano, bagsak po sila hanggang dito. Ayan, bagsak po yan dyan. Tapos lulusot po yan dito sa ating first filter, and then this is the second filter na meron po tayo. Ayan. Yan po, ano lang po yan. Pamunas lang po yan, ano pa. Okay, screen, tapos lalabas po siya dito. So, dadaan po siya na 1, 2 ang filter. Ayan. So, very clear po yung water natin. At saka malaki po kimbakan ng tubig na yan. Kaya po, iwas po mortality yan. Kasi iba po talaga yung sistema na napakakunti ng tubig mo at pinabalik-balik mo. Babaho po yan. Nagkaroon din ang problema. Ayan. Tignan ka kagat ng 1. Makbo. Matapang. Ayan, mababa ang balde. Ayon. May nagtatanong po sa akin na, sir o idol, ano pong klaseng pump na ginagamit mo? So, ang ginagamit ko po na pump is yung pong submersible pump na aqua speed. Okay, aqua speed po yan. 34 watts wattage. At depende po yan sa inyo, basta sa akin, ginagamit ko po yung ano, ito. Tingnan niyo po yung ano, nagtatanong dyan, ito. Ayan, nakikita niyo yan. Baliktad dyan eh. Okay, so submersible pump, aqua speed, ang ginagamit ko dito. Na depende po yan, kasi ang pinakamalaki din sa aqua speed na ano, submersible pump is only yung pinaka available yun at nakuha ko is yung pong 42 watts. Okay, yung 42 watts na yan until 500 meter po yung up niya. Okay, so kaya niya ipakyat yung tubig. So sa nagtatanong ha, yan po yun ha, aqua speed po yung ginagamit ni Alimang Oki. So tuloy po tayo sa ating pong pagtatali. Okay, at salamat po sa lahat po nagsuporta ni Alimang Oki. Gusto tayo tinda na sa ibang bansa. And yung sistema ko po dito, yung DIY po natin na hindi ako ng problema ng tubig. Kasi DIY nga ito eh, okay?
ang tubig ko na din ay pinapalitan ko in every other day. Kahit every day nga, kung gustong palitan, papalitan ko siya. Kasi malapit lang ako sa tubig. Okay, palaisdaan na po yan sa likid. Okay, nasa taas po ng ating DIY trap. So, sana talagang gusto ding magsubok nito. Watch in my video, meron tong tutorial doon. Pero napakaganda sa iyo pag ikaw ay nasa malapit ng dagat sa tubig. Kasi anytime wala kang problema sa tubig. Kasi pag doon tayo sa vertical, crab vertical, talagang yung pong mamahalin, no? Super mahal sa ilang setup lang. Alam ko yung gaano kamahal eh. From 30 pieces, 50 pieces, crab box to 100. Nako, yari tayo doon. And then, ang problema dyan is, pag hindi mo makuha yung management sa tubig, mortality po natin talaga po tayo. At saka, pangalawa, pag ikaw ay nagsumubok ng negosyong ganito, patabaan, be sure na yung pong makuha po natin ay meron po tayong source ng payat. Kasi pag wala po kayong source ng payat na alimango, tatalo din po kayo sa panahon, tatalo po kayo sa electricity. Ayan po ang pinaka disadvantage sa negosyo nito. Ang pinaka maganda nito, kung ikaw ay may palaisdaan, okay, hindi mo ibibenta yung payat mo, ikaw na mismo yung magpataba sa payat mo. Yan po ang ideal po dito kasi ginawa po niya yung mga ito. So marami pong nagtatanong sa akin, okay, talagang paano, bakit boss, namatayan kami, ano bang klase sa tubig, okay. So dun po sa RAS natin, matindi po talaga yung monitoring sa tubig. Okay, baka ma-over po yung ammonia natin, kaya na mamatay po yan. And pangalawa, okay, sa mga kaibigan po nating nagdaras, okay, dapat malaman din po natin, alam ko meron kayong seminar dyan, pinag-aralan nyo yan. Okay, sa akin, hindi po ako nag-aral dyan, based in experience ng putong sa akin. Okay, pag kayo nakabili ng payat, be sure yung payat mo ay hindi po nakastock yan. Kasi pag ang payat mo ay nakastock po yun ng 3 days, 2 to 3 days, minsan nga iba, abot pa ng 4 days, sigurado po, meron talagang mortality po doon. At meron din pong technique doon bago po natin siya ilagay doon sa ating crab patin. Okay, na makarecover po yung ating crabs para hindi siya iwas mortality. Pero pag stuck po talaga, hindi mo maiwasan may mortality po yan. So doon, loss na naman tayo, lalo na pag malaki yung natili mo, tapos namatay, wala. So maraming nagsubok, nagtry po dito paano po yung patabaan. So pag ikay malayo sa dagat o sa tubig alat, ay huwag mo nang pangarapin pag wala ko ka na yung sasaktong capital for this, kasi masasayang lang yung investment natin. Okay. Ito po ay good for sa mga taong may palaisdaan at mayroon pong tinatawag nating gustong mag-alaga ng alimango. Okay. Kasi nakaaliw yan eh, aalis po ng stress yan eh pag pinapakain mo. Katulad ng itong mga alaga ko, last night, nakaraang gabi, ay ayaw kumain ng isda. Okay, yun. Ayaw kumain ng isda. So, halos sila, hindi kumain. Nano pala sila, tawag nito. Ayaw nilang kumain sa isda, nang kailangan tuloy na ng share. So, ang ginawa ko, namulot po ako ng available dito sa aming palaisdaan na bagungon. Okay. Yung pong bagungon na yon, yung pong malaki, malaking shell. Okay. Dinikdik ko yan, kinuha ko yung laman, yun ang pinakain ko. You know what? Walang natira. Ubos lahat. Dalawang beses ako nagpakain kagabi. Nagpakain ako ng 7 o'clock and then 12 na gabi. Pinakain ko ulit. So, ubos. So, yung alimango na mimili, huwag lang po tayo mag-depend isda o isda lang. Mas maganda, meron pong talaba, may bagungon, at meron din pong tinatawag nating tahong na pinapakain po natin sa kanila. Kaso lang yung tahan po dito sa amin, wala. Nabilang po dyan, mahal din. So, ang ginagawa ko ay yung bagungon. So, malakas po sila kumain. Yan po, no, ang tip niya ni mga kanyang. So, tuloy po tayo sa ating pong pagtatali ngayon kasi mataas po ang presyo. So, yan po ang marami pong nagtatanong. Okay, regarding po sa for example, tanungin po na anuin po natin na paano daw malaman yung quality, export quality at hindi po export quality. Dito po sa ating patabaan, okay,
I will tell you that yung pong babae, kaya natin patabain with sport quality yung taba. Ang lalaki naman, pwede mo siyang patabain, pero hindi po siya bagsak sa sport quality dito sa amin. Kasi nandito po siya sa patabaan. Kasi pag sport quality ang basihan po natin, dapat po yung kanilang sipit ay putpun. Ito po ay galing sa palaisdaan. Okay, hindi po to galing talaga sa patabaan. Okay. Nilagay lang namin to dyan for stock, pero hindi po siya kasali doon sa pinapataba ko. Yung pong kaibahan ng pudpod na limango, pag nasa palaisdaan ho kayo, ayan po, tingnan po nyo yung kanyang sipit. Ayan, okay. Pudpod po yan. Ayan, yan po ang hinahanap sa export quality. Dito sa amin, iwan ko lang ha, kung kami po ilinaruan lang ba lang, ano, ng tadhana o ng mga buyers dito. Okay. Ayan, oh, tingnan nyo. Pudpod po yan. Ayan, oh. Oh. Panas. Okay, so panas po siya. Paano ba yan? Kita yan. Matao pa pagkat naman tayo. Panas po siya, putput siya. So, tapos, super tigat po siya. Ayan. Then, pangatlo, kalawangin ang style, napagandang quality, punong-puno po yun. Yan po ang pasok sa export quality dito sa amin. Okay, di ko alam sa inyo kung anong klaseng sizing na meron po kayo. Pero dito sa amin, usually, ganito po. Ito po ay pasok po siya sa class A export quality dito. Okay, nasa magandang presyo po yan. Okay? So, kasi pag dito naman tayo sa ating patabaan, hindi po yan mapupudpod kasi pinapakain mo lang siya ng isda. Kainin mo naman siya ng shell, ay dinurog mo na, laman mo na ang linagay sa kanila. So, hindi po napupudpod itong mga to. Kaya yan po, ang lalaki, kahit anong taba niyan, class B pa rin ang bagsak dito sa ating patabaan. So, sa akin, mas prepared ko na magpataba ng babae kasi ang babae, hindi po nakabase sa sipit. Nakabase po sila sa taba dito tinitingnan sa likod. So, dahil sa export quality, talian po dalin siya ng pang-sport na pantali. Hindi na po tatanggalin ng bayan, tuloy na po yan. Pag-sizing nila, pag-sizing nila, tuloy na po yan. Hindi na po nila i-retouch yan. Okay. Lagaan po natin ang sipit ng ating alimango pagtali, lalo ang pag-sport quality. Why? Dito po nakabase ang presyo. Pag wala, pag matanggal po yung sipit, pagsipa po yan. Ito lang po yung nakapagmahal. Okay, pag-sipit. Sana meron pong alimango na puro sipit na lang. Okay, so wala pa eh. Tuloy lang tayo. Ale, enjoy life. Enjoy life. Wow. Take a gold shirt. Sa kabila, sport quality, ang pagtali din, ang sport. Okay, tapos na po tayo, nagtali. Ayan po, nula po tayo na naman. Ayan. Kunti na lang kulang para mapuno yung ating box. Okay. So, and that, let's go to the buyer today again. Ayan lang po muna ang mga kunting tip ni Alimango King. Thank you very much for watching. Once again, ang buhay pala din ganito sa Panginoon. Pag-ingatan, mahalin at magkaroon ka ng relationship sa kanya. Bye-bye. See you in my next video. God bless us all.